Ngayon na po, punta po tayo sa saan yung mahilig niya. Doon tayo dadaan sa parking kasi para hindi tayo makikita. Punta po tayo doon sa nanggugulo. Guguloy natin yung siya. Maniningil tayo doon sa mga usangan. Ito na pa po sa elevator. Hello, bahay namin. Dito ako dumaan sa parking kasi ayaw ko sa ground floor. Nahihiya kasi ako sa ground floor. Ayan yung building namin. Oh. Dito lang tayo dadaan, guys. Sa parking. Kasi walang masyadong tao. Alam niyo yun. Ako'y manggugulo niyo. Kung naalala niyo, ako'y nagkukwento sa inyo about sa nang budol sa akin. Ako po ay pupunta doon at subukan natin guluhin kung nandoon pa ba siya nag-work kasi it's more than a year na eh. Silipin natin siya doon kung nandoon pa. Tapos kuna natin maya ng video para mag-viral. Pero bahala kung patulpo guys ha. Alam niyo, ang init kaya guys, ako'y naglalakad dito. Dito yung bahay namin, yan ay yung malaking building. Ang daldal ko, di ba? Malapit na ako guys, oh. Ako'y naglalakad. Naglalakad lang galing sa bahay. Yan ko nung padala. Papadala ko nung pera, tapos doon malaki kalapit lang kaya tuluyan na natin puntahan doon yan o busting na yung nakachinelas lang ako guys nahilip ako sa chinelas yung chinelas ko more than 2 years na to sa Cebu ko to nabili nung umuwi ako nagbakasyon, huwag nyo nalang tingnan yung paa ko ha kasi walang linis yan. Ang init kaya. Alam nyo, minsan dito, pag naglalakad ako, lalo na mag-isa ka, may mga sasakyan na hihinto, guys. Yung gusto nilang sumakay ka. Ayoko eh. Baka saan ka dadalhin ako? Baka mabudol din ako, di ba? O di ba? Baka dalhin ako sa kung saan mo walang iba. Ayun. Ayan, guys. Nakita niyo yung bulo na building. Diyan ako magpapadala ng pera. After nandiyan din yung ano. Diyan na building din yung taong ng budol ng pera ko. Diyan din siya nag-work. Tapos the time na sinisingil ko siya, nagagalit siya kasi nga daw ang kulit ko. Hindi daw makapag-antay. Eh na ano na nga eh. Nag-year na nga eh. Hanggang ngayon, binlock niya ko sa lahat. Pero hindi naman siya kalakihan guys kasi ano lang is 1,000 dirhams so, dati nung hiniram niya yung palitan dito sa Dubai is nasa 14 something so ngayon lagay na lang natin sa 13 kasi hindi malaki pa din yun nasa mga siguro nasa mga 15,000 peso pag sa Pinas diba? Oh diba? Sayang din oh, pinaghirapan ko yun eh. Hiram ang usapan, hindi bigay oh. Kaya, kala ko eh, sa YT lang ang mabudol. Di pala dito sa Dubai, di ko akalain. Kapwa mo kalahi, mga budol din. Sarap isa ko no. Padala ko ng pera dyan. After, subukan natin pasokin yung shop niya. Nasa flower shop kasi siya nag-work. Shout out ko yung name ha. Yung true name niya kasi hindi niya ginagamit yung tunay na name niya sa ano sa Facebook. Yung ginagamit niyang ang totoo talaga niyang name kasi may Emirates ID ako sa kanya. Is ano Lawrence Pera Dukot. Tama nga nandukot ng yung pera ko. Kaluka talaga guys. Bala, yun na yun. Ako'y lulusubid ko siya. Kinakabahad ako, guys. Kayo kasi may sabi na puntahan ko at i-vlog ko. Ayan, susundin kayo. Hindi ko alam gagawin ko na to o hindi. Ano? Natitakot ako baka
makasuhan tayo nang wala sa oras. Kasi wala naman ako talaga hawak na yung pamahan na nagkahiram siya ng pera. Pero meron akong ano, meron akong kakampi na yung kasama ko sa wedding. Ano, nandoon siya that time at alam niya that time na nahiram niya ng pera kasi nga sa bahay niya kinuha namin. Sa gate mismo ng bahay namin kinuha niya. Kaya kinabahan ako guys. Shit. Wala kayo guys, malapit ako. Kunwari daw ako, puntahan ko siya. Sabi nga nun, hi, kamusta ka na? Siguro matatakot ako. Ano na bibigla? Seryo na. Hindi ko. Wala ko siya. Kasi pareho na sasakyan niya guys. Ay, malapit na ako. Ano ba talaga? Pinto ko sa inyo guys. Nag-utol ako. Buka natin puntahan doon. Pero tatalihin din naman yung siya yung pinunta ko talaga. Yes, magpapadala po ako ng pera. Tapos, ano, ayun, kasi malapit lang siya sa ano, pinapadala ng pera. Malapit yung pinagpatrabuhan niya dati, siya siya. Buka natin yung puntahan. Hindi ko na alam. Puntahan kami, ano, hindi kami nalang kami ng communication kasi nga, lock niya ako sa lahat. Dito ko sa labas kayo. Naglalakadan. 12 o'clock. After noon. Subukan natin itong punta doon. Abangan nyo guys ha, anong mangyayari doon. Hindi niya alam na pupuntahan ko siya. Hindi ko din alam kung nang doon pa siya. Kasi nga last year ba yan? Last year na last ko siyang nakita is 2019. Kasi nga na ano ako. Nakutol ako the time. Tapos, ayun. Napag-isipan ko, try ko kayang puntahan. Tapos, ay, ba-vlog ko yung mukha niya. Tingnan natin, di ba mag-viral. Kasi nga, di ba, kahit gaano kaliit yung pera, hindi lang kasi ako yung hiniraman niya ng pera na hindi pinabayaran. Actually, marami po kami. Marami po siyang nabudol dito sa Dubai na hiniraman niya, tapos binlock niya, tapos hindi niya pinabayaran, di ba? Mas may ganyan siguro na ano, guguluhin din natin. Di ba? Kasi mabait naman ako sa mabait eh. Kaso, yung mukong na yun, hindi siya marunong tumupad sa usapan na pinapaasa ka lang, ayun, babalik, ganun, ganun. Tapos hindi naman. Ito po yung mukha ko guys. Haggard na haggard. Kasi, tulog ng anong oras na kagabi. Kasi nga, addict sa YouTube. Shoutout nga pala dyan sa mga ano, ka-support ko. Thank you sa inyo guys ha. Lagi kayong andyan. Ang init kaya. Ang init kaya dito sa labas guys. Garis. Kasi malapit na ako. Gusto ko ulit. Pinabahan talaga ako. Sira ulo ba ako? Tagal na yun ha. Pero kung ilan natin sila ito. At least sa mga katanungan niya, nakikita niya siya on the video. Ngayon nga. Oh shit, pinabahan ako. Sabang na. Makabog-kabog yung video ko. Hindi ko alam niya sa video ko. Pero hindi ko alam niya. Kung nandiyan pa siya nagtatrabaho kasi ano na yun. Ito pinatanggal. Oh my gosh, dating na ako. Para akong tanaw guys. Hindi ko na ako. Oh my god, kinabahan ako. Ano ba kayo? Hindi ko alam naman dito kami. Ayan po yung shot niya. Ayan ano. Ayan po, Diyos. Ayan po yung ano niya, shop niya. Kinabahan ako guys, tabag nurse, tabag nurse. Oh, diba, ganda ng ano niya. Ayan. Kinabahan ako kung nandito pa siya nag-work. Isip. Try natin magtanong kung dito pa ba siya nag-work. Parang nagpalit ng pangalan eh. Yung shop nila parang nagpalit ng pangalan.
para akong tanga. Hindi ko alam kung dito pa nag-work. Wala na ibabae si ate yung naka-ano nang dito. Kaya ano, antay natin may customer kasi na isa. May customer na isa, huwag kayong pahalata guys, sira ka talaga. Ay, sa club yung siningil ko, wala na pala, lumipat na ng trabaho. Wala na siya sa chef niya na pinagkatrabuan dati. Sa club doon si ate, nabutan ko. Kasama sa kitang ulo, hihiram ng pera. Sabi ko, hihiram ko yung lahat ko. Pero sa taliis, nakuha ko na yung sahod ko. Ayaw ko lang magpahiram ulit. Ayaw ko na rin ulit. Saka sabihin naman, saka na ulit. Babayaran kita ganun. At least, nasubukan mo nang hindi binayaran. Tapos, magpapahiram ka ulit, diba? Wala na siya doon. Lumipat na ng ibang worker. Hindi alam ni ate na saan lumipat kasi nga si ate bago pa din doon. Yun. Back to ano tayo. Magpapadala ng pera. Inunahan ko saan ang punta. Nabuhudol ako ha. Si ate hihiram pa sana. Ito pa yung hiram lang. Kilala ko lang pa kanya at bago ko pa lang siya sa shop na yun at ano, nag-work 6 months pa lang siya. Wala kasi si ate yung dati talagang kasama nung nang budol. Wala siya doon. Day off niya today, so si ate yung iwan yung bago. Kaya palpak yung lakad ko. Pero hindi naman talaga palpak kasi actually hindi ko naman siya talaga gusto kong puntahan dito. Kasi ano naman, yung magpapadala ako ng pera nga. Kaya yun, punta tayo ng small Spanish, magpapadala ng pera. Pero mainit na guys, as in. Guys, the end. Yun, nakapagpadala na ako ng pera. Palpak yung pinuntahan natin, wala doon. Pero papakita ko yung mukha niya kasi parang mayroon pa akong picture noon sa ano na na-send ko sa ano na-send ko sa friends ko sa Facebook dati. Ang init guys, love niya ba yun? Yung naglalakad sa mainit na nandito ako kung saan wala kayo, ako lang mag-isa. Ang taray, taray. Wala nang laman yung wallet ko, zero balance na guys. Kailan kayo ito malalagyan ulit? Nandito na ako sa ano guys, nandito na ako sa bahay. Sa club yung ano natin ngayon ha, yung pinuntahan natin ngayon is wala siya doon. Kasi nga lumipat na daw ng work, wala na siya sa shop niya, ang nabutan ko doon sa akin lang yun. Pero sa mga katanungan niyo, kasi nga na-share ko sa inyo, diba? Baka naman, kilala niyo siya sa pamumukha. Huwag kayong mag-alala guys, lalagay ko pa rin ang mukha dito, lalagay yung mukha niya. Ay, niya. Kasi may ano ako sa kanya dati, may bilang para. Hindi kasi ako naniniwala sa ano niya, sa sabi niyan sa tunay niya na pangalan at apelido kasi nga parang kakaiba diba, so yun hanggang dyan lang guys, thank you sa inyo sa pag-support at saka yun ang punto ko today is yun lang, sana baka bukas may update ako sa kanya kasi yung kasama niya dati talaga sa work is off duty today, so ang nangroon lang ay si ate yung ano yung bagong trabaho doon, months pa daw siya. So, si ate yung kasama talaga niya dati. Of day to day, so wala. Hindi ko alam, pero sinabi ko na ano, baka si ate may contact ko kanya. So, baka natin siya sa akin. At alamin kung saan siya dito man sa Dubai. Lusubin pa din natin hanggang. Magbalik, so yun lang guys. Bye! Like a Hellcat.